Alright mga kaibigan, welcome po sa part 2 ng Texas Open natin. Laban ng Team Biado at Team Pagulayan pa rin mga kaibigan. Alright. So yan nga po, 4-1 ang score lamang po ang Team Pagulayan. Ayan, sargo po ng Team Pagulayan in the person of Miss April. Alright, natakpan na April. Hindi natin nakita kung may pumasok. Let's count. 1, 2, 4. Ah, wala. Yan. So, it's Carlo Biado's turn. The Black Tiger. Kitang-kita ang uno. Okay, pinag-iisipan ni Champ kung sa tingin ko placing to eh, kasi wala namang butas, nakaharang yung 9 doon sa baba. So ayun, placing ang galing, tinago yung mother ball sa likod ng number 7. Tignan natin kung magaling din sa counter strike tong si Alex Pagulayan eh. Unless nakadikit yung mother ball dun sa 7 na hindi niya mababandahan dun. In which case, baka mag ano siya sa 2, 3, 3 banda. Ah, hindi. Hindi nakadikit sa 7, so kakawitin niya lang dun. Dalawang banda. Ayun. Hindi pa rin tinamaan. Tinamaan ba? Hindi yata. Hindi tinamaan. Nag-dos banda siya pero wala pa rin. Excuse me. Alright. Ball in hand. Uy. Siguro one ball yung ano, 2 and 10. Kaya dos combination ng gagawin ni ano Mary. Ayun oh. Sabi ko nung abas. Nangandyaw pa. Nangandyaw pa. You should have touched the ball, sabi ni Mary. You gave me that very good opportunity. All right. So hanggang ngayon, no, panaisipan pa rin po sa atin. Kasi nung nagsimula, alternate po yung sarguhan nila, no. It doesn't necessarily mean na yung nanalo ang tataya ulit. Pero in this case, gaya nung naobserbahan natin, nanalo sila Carlo. Kakashoot lang ni May, di ba? Kakapanalo lang. And then ito sila yung nagtaya. So consecutive na yung nangyari, hindi na alternate. May pumasok ba? Ayun. 8. Tingin ko 8 yun. Kaso, yeah, mukhang malumang naman yung number 1. And then, yung number 2, nasa gawing baba yung number 2. So, kung ito ay may pasok, pwedeng saltikin ng konti or kurida, pwedeng normal patama yung bola sa banda kung may pasok. Ah, kaso wala, so ang ginawa niya ay pinlacing niya, kaso malaki ang kita, kitang kita ang kita, pero walang pocketing, walang pocketing. Mukhang malabo rin sa banda or doblete dahil nakaharang yung 6. So malamang i-placing din to ni Alex. Ikot, ikot, sukat, sukat. Sukat para nyake. Tingnan natin kung anong gagawin niya.
yung pinlacing din, itinago. Galing naman. Galing ah. Talagang pinagtanuan, no? Natatawa si paring Carlo. Pero madali lang bandahan. Mga lalim din ang dunong ni Alex Pagulayan eh. So kakawitin lang ni Carlo. Slow ball siguro to. Yun, sabi ko na nga ba eh. Alright, counter strike. Ayan, so by the way ah, shout out nga pala kay By Fitness TV. Malapit na yung kanyang laban, no? Siguro sa next time na Battle of the YouTuber, mapasali na si Bay. Ayan, para ma-improve niya yung kanyang kakayahan sa boxing. Ayan po mga kaibigan, binigyan ni Carlo ng problema si April. Tignan natin kung walang silip, kahit na gabuhok. In that case, malamang kakawit siya. Allowed naman pala ang jump cue. Ano ba yan? Naguguluhan ako. Kanina, no? Hindi ko nakita ang gumamit sila ng jump cue. Uy, kung ninja, ano nangyayari sa'yo? Good shot. Kaso, benta. Hindi rin. Nakaharang yung 4 eh. Mukhang walang pasok. Tignan natin. Kung walang pasok, di syempre ilagay sa tibay. Ganun lang kasimple yun. Oop. Good shot. Good shot. Kaya lang, may pina ba? Mukhang meron naman eh. Mukhang maluwag naman. Hindi naman yata tatama dun sa Jess. Kaya lang, ano siya, parang hesitant siya kasi yung press, no? Siyempre, inaalala niya yun, yung kiss ball. Alanganin si Alex. Alanganin ka, huwag mong pilitin. Pwede mo namang i-placing eh. Pangalawang hirit. Titirahin ba? Isa sabay na ba? Or ipi-placing? Ano ang iyong desisyon, Alex Pagulayan? Nagsisikantot ka pa. Third tot na yan. Hindi na sikan yan. Alright? Bukang titirahin. Tinira nga. Ayun, kumalog. Pilit. Alanganin talaga siya, no? Pero ang ganda sana ng preparasyon doon sa dos, no? Yun, no? Isang butas na lang sana sa tres yung dos. Dos saka tres. Kumalog. Hirap pagkapilit, no? Pag alanganin ka talaga. Minsan, mas maganda pang i-safety mo na lang. Kasi nga, kumbaga, may doubt ka na sa tira mo, eh. Ito naman, ang ganda ng preparasyon sa dos, kaso lang, accidentally, sapatos yata siya sa 4. Kung 4 yung katabing bola, yeah, sapatos nga. Alright, para po sa mga hindi nakakalam, ang sapatos ay kapag ang mother ball ay napatabi sa isang bola, na kung saan, ang hirap ng plangketa mo, no? Ang hirap ng gagawin ng plangketa. Gaya niyan, eh, babae pa naman, maliit ang kamay. So, mahirap yung bridge. Ayan, nag-aalangan din siya, di ba?
mahirap i-position yung plangketa. Pero kung sa mga lalaki, no, karamihan, malalaki yung kamay, maabandalire, ititingkad lang nila ng konti yung kamay nila. Hindi ganong hassle, no, unlike sa babae. Tingnan natin kung mukhang hindi naman ganun ka hirap. Ayun, binagsakan na lang. Pasok. Kaso, saan ang butas ng tres? Malamang sa dulo, no? Hindi naman nakaharang yung size. Alright, we will see kung saan papapasokin ni the Black Tiger, the US Open Handball Champion for the year 2021, no less than Carlo Biado, the Black Tiger. Ayun na, sabi ko na nga ba, tinira na sa dulo, hindi nakaharang ang size. Galing! Alright! So ito na, nagpaplano si Mary. Tira 4. Sa angle ng bola, ano ba to? Side ball ba or dito sa dulo niya kukunin? Tignan natin, no? Ayun, dulo. Uy, sumayad pa pero swabe pa rin ang pasok, mga kaibigan. Tira 5. Maganda yung posisyon ng mga bola. Tingin ko, ubos na to. Nangangamoy panalo ng mga kaibigan. Yun, pinaikot ang mother ball sakto sa number 6. Isang butas na lang yung 6 at saka 7 sa aking palagay. So ang mangyayari dito ay top spin, may naglagay siya ng extender. Ayan po ang disadvantage kapag maliliit, no? Kailangan ng pampahaba ng tapo. Corrida, spin sa kanan. Ah, kinontra. Galing. Mas simple nga naman yan. Lutong-luto bago binitawan. Okay, sunod bola. Bababa ang mother ball. Galing. Perfect. Stop ball. Pinak. Okay. Aba, teka. Humahabol po sila, Champ Carlo. So, 4-3. Sayang doon nagkamali sa tira ni Alex. Masama ang loob niya. Sabi niya siguro, madulas yung mother ball. Kaya pinunas-punasan niya mabuti. Parang medyo, ano siguro, tumapyok yung kanyang tira. Kaya kumalog. Oh, gaya niya, di ba? Nag-two consecutive sila, Carlo. Sabik sabihin hanggang 2 consecutive lang na sargo. Kasi ito, di ba? Mm-hmm. Sargo ni Alex. Ayun. Pumasok ang 8. Alright. Okay, yung uno ay malong naman yung uno. Bentahe si April dito, may ano, larga vista, no? Doble vista pala. Tapos yung salamin pa niya, yung tipong ano, parang may computer. Ah, kaso wala pala.
Kala ko perfect calculation na yung kanyang larga vista sa wablay. Aba, teka, kanina ang inaalat sila paring Carlo, ngayon sila Alex naman ang tila minamalas. Ganun talaga sa bilyar, mga kaibigan eh. Pabago-bago ang timplada. Timplada ng kapalaran. Kapag nakastigo ng bola, wala kang magagawa. Kaya yung iba, ano, nagpapahinga muna, upo-upo muna, no. Inaantay yung pagbabalik ulit ng Buenas. But still, lamang pa rin ng isang guhit sila Alex. Pero pag dumiretso yung Buenas nila Carlo, dahil ito ay race 7 lang naman, so 4 na run out lang. Tapos ayan, so masaya si paring Carlo natin, ano. Ina-enjoy lang niya yung laro. Hindi siya mukhang pressured, no. Hindi gaya ng mga nakakaraang laban niya, pagka masyado siyang seryoso, ibig sabihin talagang pressured. Yo, galing naman humawak ng tiririt. Alright, long shot ang 3 pero malapit na sa butas. At tapos yung 4 at doon, bukang kaya ng stop ball to kung diretso. Iyon, pinabanda na lang ng konti. Ibig sabihin, hindi siya diretso, may angle. Angle to the left. Mukhang pinasa kaliwa yung 4 and then banda ng konti yung mother ball, isang butas. Yung 5 ay doon na rin sa left side, left corner pocket. Okay, nag-aalanganin si May. Why oh why? Tinitingnan niya yung anong tatamaan ng mother ball. Ah, enlacing. Well, nice. Fair enough. Kala ko pipinahin na niya, no, mga kaibigan. So ito ngayon, problemado si Alex. Hindi naman masyadong naidikit yung mother ball, so pectus sa kanan, didiinan. Ayun, good shot. Aba, teka, counter strike, ha, kaling. Tatawa-tawa si Alex. Sabi niya, siguro yun na ba yung pinakamahirap mong pwedeng gawin na placing? Wala na bang mas challenging doon, Mary? Ito, mukhang malubong din naman eh. Banda. Ayun. Dali lang naman pala noon, paring Alex. Sabi ni Carlo. Okay. Kaso, benta. Yan lang. Mukhang ano to? Ilalim at tras bola para sa 5. Ayan, o. Sinisilip na niya. Ah, pwede rin doon. Ibig sabihin, babagsakan doon niya yung 4 and then yung mother ball ay doon.
Yung 5 ay kukunin sa sideball. Sinilip niya, so that means merong lusot yung 5 doon. Saka hindi persada yung tira niya, babagsakan lang niya eh. Unlike kung paatrasin pa niya dito. Persada yung tira, pwedeng tumapyok. Unless gamay na gamay niyang magpaatras. So mukhang mas pipiliin niya yung bagsak. Tignan natin, ayun na nga, binagsakan. Kaso dikit mother ball, dikit yung mother ball, no? Pero madali na kay paring Alex yan. Bali, wala na kay paring Alex yan. Parang kumakain lang ng ano to eh, no? Pansit kabagan, no? Parang umihigop lang ng sabaw. Ayun, bagsak lang din. Na-break pa. Alright, so pina sa kanan, right corner pocket, iikot ang mother ball. Mukhang mag-a-around the world ang mother ball. Para sa akin medyo excuse me, medyo mahirap din yung tira. Pinabaligtad. Yan ang pinang baligtad. Uy, mukhang doblete, no? Ano kaya ang gagawin niya? Placing. Doblete nga. Ang ganda rin sana ng preparasyon niya sa 7, oh. Napasobra lang yung kalkulasyon niya sa 6. So, eto, mukhang benta rin. Siyempre, sa dulo na ito kunin. And then, sunod bola, pababandahin ng konti. Yun. Galing. Galing naman ang pulso. Pag ako tumira nun, tago sa gis. Pe-perfectin ko pa yun, itatago ko sa gis. Ayan, nangangamoy panalo na sa set na to. Sila paring Carlo, the Black Tiger. Alright. Pectus kaliwa, iikot ang mother ball, ayun na, bounce, yun, galing, semi-diretso. Pipitikin na lang siguro ng konti ito. Yun, isang butas. Galing. Ayan na. All four. All four na mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, sa mga ngayon pa lang po napadpad sa ating channel, please subscribe to our channel. Palagihin po natin ang ating channel dahil kasama po kayo sa paglaki nito. Kapag ang views natin
for every upload. Hindi tayo bumababa ng 10,000 views or sabihin na lang natin 5,000 views. Ay grabe, maganda-ganda na po ang kitaan yan. Ibig sabihin, maganda-ganda na rin ang ating mga perks, mga ayuda program na may pamimigay, may pamamahagi, may paparaffle yan sa ating mga subscribers. Kaya na nating mamigay ng iPhone 13, mga ano ba yan, iPhone Pro Max, ano pa ba yung mga latest model ng iPhone na yun, or for whatever brand ng phone, Huawei yan, kahit na mamigay tayo ng worth 30,000 na cellphone every month, kung kumikita naman tayo ng 100,000 every month, diba? Kahit nga kalahati, walang problema. Kahit 50,000 every month ang ating pinaparaffle, kung kumikita ka naman ng 100,000 monthly, what's the problem with that? We have to share our blessings, right? After all, we cannot bring those material possessions, those finances, those money when we die or to our grave. So, might as well share them. Share it. Not the app. Share it. The application. Not the one. So ito na, silip uno. Mukhang may pasok. Tingnan natin. Sakto break pa dun sa dos, katabi ng 7. Tingnan natin kung may pa-acting ni Black Tiger ito. Ay hindi, nilagay sa tibay. Sayang no, kung naitago pa sana dun sa GS. Ganda sana. Pero okay na rin kasi hindi naman si Alex yung titira. Si April naman. Okay na rin yan. Mukhang may lusot naman no, hindi naman nakaharang yung 6. Kaya lang, mahirap na tira para sa akin dahil nakadikit yung motherboard. Natin. Mahirap na tira to. Ayun, nilagay din sa tibay, mga kaibigan, pinlacing din, nag counter strike. Kita, pero walang butas. Malamang sa malamang ipiplacing din ito. Parang may karambola pa yung Jess eh, no? Si Efren yung magaling dito, mga karambolang ganyan. Papasok na Efren yun. The Magician! Tignan natin kung anong gagawin ni Mary. Ayun, karambola nga, no? Pero makapal. Makapal yung tama. Nagpasa bola siya. Nung tinamaan yung Jess, bumanda and then tumama ulit sa bola mano, kaso hindi pa rin natyambahan. So ngayon itong problema ni Alex, yung uno ay may nakaharang na dos, tama ba? Yes, I think so, kasi kulay blue. So kukombinasyon niya, kailangan ma-perfect niya yan. Ang isa pang kailangan niyang kalkulahin dyan, kung maipasok man yung sa isa kombinasyon is dapat open pa rin yung uno. Iyon, galing. Not perfect. Mga kaibigan, veterano lang po yung mga nakakagawa ng mga bihasa. Sa mga tama bola na kagaya ko.
Maring makumbina ko yun, pero hindi ko alam kung mape-perfect ko na open ulit yung uno. Yung may malino na pasok siya, no? Kasi baka pwedeng lumayo. Yan. Pero sa mga magagaling na gaya nila Carlo, nila Alex, pinaplano talaga yun. Kaya nilang gawin yun. So yan, April. Ayun. Okay. Nangyari, para 4. Okay, maluwang. Ubus na, ang ganda ng kalat ng bola. Bagsak na lang yan, banda ng konti yung mother ball. Ayun, pinaikot pa niya. Boom! Galing. Ubus na, paro-paro G. Ubus na yan. Galing. Pinag-iisipan pa ba yan, Alex? Ilalim. Ayun, saltik. Patras ng koti yan, parang pinitik. Kailangan mailagay niya ng madali-daling tira, no? Para sa kanyang partner na si April. Nako. Mukhang naitago. Mukhang may hirapan ba si April dito? Isang gulong na lang sana para madali-dali, eh, no? Nakakailang yung 9 na nakaharang, eh. Ayun, kumalog, manipis yung tama. Ganon din yung tira ni Alex na sumablay. Maalala niyo mga kaibigan. Yung ilang beses siyang ano, nag-second thought. Third thought, fourth thought. Naka-fourth thought yata siya dun, eh. Tapos kumalog. So, nangyari din sa partner niya. Mahirap talaga yun kasi kinukonsidera mo yung 9 na katabi ng mother ball. So, parang doble ilang yung mangyayari sa'yo. Which is nangyari din kay Alex kanina, no? Pero kung napaganda ni Alex yung preparasyon doon, kung gumulong pa ng isa yung bola mano, maganda na. Convenient to siyang tirahin. Ayan na, mukhang sila Champ Carlo naman ang babawi ngayon. Okay, so tinitingnan niya kung ikukurida niya or iilalimin na lang, pitik na lang. Siguro pitik na lang. Huwag lang, hindi naman siguro kakalog yan. Huwag masyado malakas. Ayun. Tama-tama lang. Perfect. Galing-galing. So ito naman kung diretso, syempre, snap na lang. Yun. Medyo pasunod ng konti.
Naku, lumamang na sila. 5-4 na mga kaibigan. Kita nyo naman, oh. Yan talaga, no? Alright, hanggang dito na lamang po at tatapusin natin sa part 3. Abangan po ninyo, i-upload ko na. Maraming salamat po sa inyong oras. God bless. Ingat po palagi. Bye-bye.